back sa aking channel. Ang video nito, I will show you what is inside on this box. Okay, ipapakita ko sa inyo kung anong laman ng box na ito. Char! Tiningnan ko na. I-open na natin ng sabay-sabay. Parang ma-excited tuloy ako sa laman. Ito siya. Ang dami ano para sa safety. May mga box. At tingnan natin. Gimbal. Actually, yung asawa ko yung nag-order sa online, nagkaroon din ng special discount, kaya nag-order siya ng gimbal. Akala ko sa kanya yun pala, binigay niya sa akin nung dumating kahapon. Syempre, na-excited din akong gamitin si gimbal. Papakita na, ayan, buksan na natin. Charan! Ang ganda niya! Guys! Nakakatawa naman, nakakataba ng puso yung asawa ko. Akalain mo ba? Akala ko siya yung gagamit, yun pala ako. Pagdating kahapon, in-install kaagad sa phone ko yung application niya. Kaya itry ko ito ngayon paggamit. Ang ganda niya kasi ikot-ikot mo lang siya, tapos ganun-ganun, kahit sa naglalakad ka or tatakbo, at least nakabalance lang si phone dito. Parang kaganon din siya. Nakataya sa kasi, ano siya, pwede siyang nakaganon siya, nakaganon, dito yung phone ilagay. Tapos, pwede din siyang naka-vertical, pag-ganon, kahit ganon-ganon, no? Subukan ko ito mamaya. Nag-ano kasi siya, nag-sale sa online. Siguro mga 600 kron yung binayaran ng asawa ko, hindi kasama yung ano, yung shipment. Pero sa ganito ito, dati kasi ano to siya, more than 1000 kron, and then nagkaroon ng sale, kaya bumili yung asawa ko yung ano. Excited daloy akong gamitin siya. Gimbal. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong gimbal. Kasi para sa akin, mahal siya. Yun pala yung asawa ko bumili sa akin. Gamitin ko to bukas. Tapos ito yung mga ano, ito yung mga, yung button na kailangan mong i-click para sa mayong para siya gumanon, maging strong siya, para sa adjustment niya dito. Tapos ito naman yung mag, ano ka o, naka-bluetooth siya sa phone mo. Kailangan kong i-charge ng 5 hours para maging full siya. Na-excited tuloy akong gamitin. At salamat sa asawa ko. Supportive. Dati pa naman yun supportive, hanggang ngayon supportive eh. Tapos dito, oh, dito mo siya i-adjust itong ano, dito mo siya i-adjust para sa kaniyang balancing. Ito, oh, yung button na dito. Dito siya i-adjust. Tapos, pag naglagay sa phone, kailangan naka-apat talaga dito. Oh, para may ano siya, oh. Tingnan niyo. Dito. Nice. Hindi na siya kaila, hindi na ka
kailangan ganun ano nang nakakatuwa, no? Guys, itry ko siyang gamitin yung ano, yung gimbal. Kung makikita niyo, ayun oh, paikot-ikot lang siya. Parang wala sa balance eh. Pero bago siya para siya maging balance, isit mo na siya dito yung ito oh. Kailangan siyang i-adjust dito para maging hindi siya paikot-ikot ng ganon. Pero bago din siya i-balance, i-on, ilagay mo na si cellphone para malalaman mo kung na-balance na siya o hindi. Kasi kilalalin ko muna yung gimbal ko. Parang ano kasi eh. Tapos kailangan siyang sagad dito guys, oh. Dito. Para kung makikita nyo, ganun siya, oh. Hindi siya balance. Kailangan iset mo na yung dito na button. Itong dito, oh, ito. I-adjust lang siya. Subukan kong i-adjust. Para ano siya. Para ganun na siya. Tapos, saka mo na siya i-on para magagalaw siya ng ganito. Pwede siyang i-ganon. I-ganon. Tapos, itong button dito, ito siya, gamit siya pag ano, kung kukuha ka ng mga shots, photos, o kara video, i-hold mo lang siya for a few seconds para kukuha, para makapagkuha ka ng photo. Tsaka kung video naman, i-ano mo lang siya, i-press mo lang ng saglit, tapos pwede mo na siyang tanggalin. Isang press mo lang siya, automatic na siyang mag-video. Pero kailangan mo ding tingnan yung camera dito kasi may dito nakalagay yung mga choices, yung camera, video. Kailangan mo ding i-switch siya. Kung video, i-switch mo siya sa video. Kung photo naman, i-switch mo siya sa sign ng photo. Malalaman mo rin din, malalaman din kasi lalabas siya pag naka-on. Yung bago ko lang siya in-on, i-balance ko, na-i-balance ko na siya kasi pag i-on mo siya nang hindi pa naka-balance, yung anong tawag niya? Parang mahihirapan lang ako kasi ito, ikot ng ikot, parang may vibration siya. Ganun ng ganun. Kaya yung ginawa ko, pero bago ko yun nagawa, hindi ko binasa yung ano, yung manual. Kaya na-on siya bago ko siya na-i-balance. Ang nangyari, hindi tama kasi hindi ko siya talaga ma-balance based on my experience lang ha, kasi iba-isa naman tayo. Kaya nung binasa ko na si manual niya, kailangan ko pa lang i-balance muna bago siya is i-on dito. Ito yung mga button. Ito oh. Ito yung switch on and off. I-press mo lang siya for 30 seconds. Tapos ito naman yung gamit para siya gumanon siya. Pag i-press mo siya ng ganito, gaganon siya. Gaganon siya. Pag pababa naman yung press mo dito, gaganon siya. Pag i-press mo naman siya ng papunta left side, sasama din si ito ng pa-left side din siya. Depende sa iyo kung left side yung press mo or right side or pataas or pababa. Mag-ano siya, magfa-follow din siya sa iyo. Tapos maganda din siya kasi pag nag-picture ka, kahit pa ganun-ganon, naka-balance lang si cellphone mo.
Kaya kilalanin ko talaga siyang mabuti. Kung sa Bisaya, ahong ila-ilaho ning ahong gimbal. Pero maganda naman siya. Tapos, ipapakita ko po sa'yo, sa inyo, kasi ano. Pag iikot ko siya, i-click ko lang yung button dito. Kahit ganun-ganun si kamay, nakabalanse yung ano, yung phone ko. Ganun-ganun lang siya. Guys, maraming salamat sa inyong panonood at sa kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutang mag-like, subscribe at hit the notification bell para sa susunod na video. At maraming salamat po sa inyo.